Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin. Sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus, narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ngayon po mga kapatid ay December 18, isa na naman pong araw na ibiniyaya sa atin ng Diyos. Mga kapatid, let us begin in prayer. Heavenly Father, we just thank you for your goodness, for your grace, for everything what you have done in our lives. Truly na kami po ay grateful to have you in our lives. Salamat din po sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na aming pong makakasama ngayong umaga sa pagbubulay-bulay na yung mga salita. Bless niyo po ang aming buhay kasama ng kanya-kanya naming sambahayan. At salamat o Diyos, because your word will not come back void. It will always accomplish where you will send it, O God. That's why, Lord, we ask that send your word to each one of us upang kami ay makaranas ng pagpapala. And we are so much grateful, Lord, dahil sa araw na ito, may laan na naman po kayong biyaya at pagpapala sa amin. That's why, Lord, we expect that we will receive today. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning, mga kapatid. Once again, welcome sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayon, mga kapatid, ay ating pong mababasa sa Book of James, chapter 5, verse 14 hanggang 15. Ito ang wika sa Tagalog, ang Biblia. May sakit baga ang sinuman sa inyo? Ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia at ipanalangin nila siya na pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon, at ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon, at kung nagkasala siya ay ipatatawad sa kaniya. In Amplified Version, James chapter 5 verses 14 to 15, is anyone among you sick? He should call in the church elders, the spiritual guides, and they should pray over him, anointing him with oil in the Lord's name, and the prayer that is of faith will save him who is sick, and the Lord will restore him, and if he has committed sins, he will be forgiven. Mapagpala po ang salita ng Diyos, mga kapatid, nating pagbubulay-bulayan ngayon, mga kapatid. At ang we all know na ang author po ng Book of James ay no other than Apostle James himself. At itong James na ito, mga kapatid, ito po ay kilala na half-brother ng ating Panginoon. At of course, ang kanya pong aklat na isinulat ay kabilang po sa tinatawag po nating General Epistles, Brethren in Christ. At kanya pong isinaysay ho rito na kapag sino man ang may sakit ay ipatawag yung pastors, ministers, or ano man ang tawag natin, elders, para ipag-pray po yung may sakit. Dahil kapag ipinag-pray po ang may sakit sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, of course, kapag pinahiran ng langis, siya po ay gagaling at i-restore siya ng Panginoon, ang wika po ng Scripture, Brethren in Christ. That's why our today's message, Grace and Promises for Sickness and Healing, which entitled Prayer for the Sick. Napakahalaga po na ipanalangin natin ang ating mga kapatiran na may mga sakit at karamdaman upang sila ay ibango ng Diyos, upang sila ay pagalingin ng ating Panginoon. Kaya let's have a heart for the sick people, Brethren in Christ. Lalo na po na tayong mga mananampalataya, born again Kristiyano, at tayong mga anak ho ng Diyos. That's why our today's Grace and Promises for Sickness and Healing, in which we need to agree, believe, claim, and declare, as what I repeatedly say, hindi po sufisyente na atin lamang pong basahin ang salita ng Diyos at pakinggan ang salita ng Diyos. Kailangan personal po natin itong inaagrihan, personal natin itong sinasampalatayanan, personal natin itong inaangkin, at personal po natin ito dinideklara, so that there will be manifestation po sa buhay natin. Kaya mga kapatid, this point of time, we are going to tackle about JAM. I-acronym po natin ang JAM, mga kapatid, J-A-M. First point, pray the sick in Jesus' name. Kailangan pag mayroon pong may sakit,
tayong mga kapatiran, mga mahal sa buhay, ipag-pray po natin sila sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Dahil naniniwala naman po tayo na the name of the Lord Jesus Christ is powerful. The name of our Lord Jesus Christ is wonderful, mga kapatid. Makapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoong Jesus upang tayo ay pagalingin sa ating mga karamdaman. Kaya we have to pray the sick in Jesus' name. Ano man natin sila, kapatiran man natin sila, mahal man natin sila sa buhay, katuwang man natin sila sa buhay, or isa sa mga minamahal natin sa buhay, mga kapatid, ay wala pong imposible. At again, ang pangalan ng Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. And then the second point, pray the sick by anointing oil. Mga kapatid, pinapahiran po natin ang langis dahil ang langis, it symbolizes the Holy Spirit, mga kapatid. Hindi po yung langis mismo ang nagpapagaling, kundi ito po ay sumisimbolo lamang ng banal na Espiritu so that the Holy Spirit will be upon him or her para siya po ay gumaling sa kanyang karamdaman. Because naniniwala naman po tayo, mga kapatid, na where the presence of God is, there is liberty. Kaya kapag ang banal na Espiritu ay presence, then ang sino man ang mga natatalian or sabihin natin, mga kapatid, na bihag ng karamdaman, sila po ay magkakaroon po ng tinatawag nating kalayaan. And then third point, pray the sick with ministers. Of course, kaya nga sinabi po ni Santiago na kung sino ang may sakit sa inyo, ipatawag ang mga matatanda, elders, mga kapatid. Ang sabi nga doon kanina sa binasa natin sa Amplified ay mga spiritual guides, mga kapatid. O ano man ang tawag natin sa ating pong mga manggagawa sa church, mga kapatid, ay mahalaga po yung mga panalangin nila at maipanalangin yung may sakit at karamdaman, dahil naniniwala po ako sa tinatawag nating corporate prayer is very effective, mga kapatid. Kaya napakahalaga nga po na tayong mga anak ng Diyos, tayong mga born again, tayong mga mananampalataya, tayong Kristiyano, na kapag tayo po ay may mga kapatiran na may sakit, may karamdaman, atin po silang bigyan ng kaunting panahon upang madalaw, upang mabisita, at upang maipanalangin natin sila ng sama-sama, because ito po ay one way that God will work, mga kapatid, kapag tayo mga lingkod ng Diyos, tayo mga manggagawa ng Diyos, tayo mga ministro ng Diyos ay sama-samang ipinapanalangin ang may sakit at karamdaman. Kaya to sum up of our today's message, brethren, grace and promises for sickness and healing, which entitled Prayer for the Sick, and our today's grace and promises for sickness and healing, in which we need to agree, believe, claim, and declare. We tackled about JAM, at inacronym po natin ang JAM, J-A-M. First point, pray the sick in Jesus' name. Second point, pray the sick by anointing oil. And then third point, pray the sick with ministers. And these are the acronym of the word JAM, J-A-M, Jesus' name, anointing oil, ministers. At kapag pinagsama-sama natin yan, anuman ang kalalagayan ng taong may sakit, ibabangon at pagagalingin siya ng ating Panginoon. I hope, mga kapatid, that we were once again edified with the Word of God today. Mapagpala po tayo ng ating Panginoon at magpasalamat tayo kay Lord kung tayo man ay walang sakit, at mag-pray naman tayo kung tayo po ay may sakit. Let us pray, brethren in Christ. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat. Truly, Lord, na kami po ay kailangan manalangin sa pangalan mo, kailangan pahiran ng langis ang mga sakit, at higit sa lahat, sama-sama naming ipanalangin ang may sakit, Panginoon. Thank you, Lord, truly, that nothing is impossible with you. All things are possible. Salamat din po, O Diyos, sa aming mga kapatid na pinagpapala mo spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially. At salamat dahil patuloy mo kami pinagpapala sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Hindi po kami nagsasawa ipanalangin ang aming kapatid na may mga negosyo, na lumaki ang kanilang mga puhunan, lumaki ang kanilang mga kita, Panginoon.
At sa aming mga kapatid din pong mga nagsisipag trabaho, patuloy maranasan ang promotion sa kanyang position, increase sa kanyang mga salaries. Sa aming mga kapatiran na mga nagsisipag-aral, sufficienting tuition fees at sufficienting allowances. At gayon din po, O Diyos, sa mga kapatiran namin na nasa kanyang-kanyang tahanan, anuman po ang aming ginagawa at anuman po ang aming pinagkakabalahan, Lord, You will bless every work of our hands. Salamat din po, O Diyos, sa araw na ito dahil kami na naman po ay magiging matagumpay, kami na naman po ay magiging prosperous, kami na naman po, Panginoon, ay magiging victorious, kami na naman po ay magiging successful, kami na naman po ay magiging favored, at higit sa lahat, kami ay magiging blessed, God. Salamat dahil patuloy mo kami, Panginoon, binibless sa lahat, maging spiritual blessing at mga material blessing, God. Because the reason behind it, God, because you want us, Lord, to be a blessing to everyone. This we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.